Hello mga kasadik, good morning. Ngayon, update tayo dito sa tinitesting ko na water line at saka sa sewer line. Ito yung tinitesting ko ngayon. Ayan. Yung water line na tinitesting ko ngayon, naka-pressure siya sa lang 8 bars. 8 bars yung pressure nya. Ayan, kapon tiningnan na consultant yan, pero mamaya babalikan niya pa yan kasi naka-testing to ng 24 hours. Ayan yung water line na yan, hot and cold yan. Basta yung kanan lagi, pag nakaharap ka yan ang cold, pag kaliwa yan ang hot. Ayan o. Tapos yung paglagay naman pala ng hammer arrestor, yung tama ng posisyon ng hammer arrestor, halimbawa ito yung main line galing dun sa taas yan. Ayan, ayan yung main line na yan, nagkonekta doon sa malaki dito sa 50 mm. Ayan yung main line na yan, pumunta dito tapos bumaba dito yan. Yung tamang pagkabit ng hammer arrestor, itong tubo na nakahiga na to, ito yung tubo na to, kailangan dito yung sa dulo lagi yung hammer arrestor. Ito yung cold niya, ito yung pang hammer arrestor. Dito ko sa nalagay yung hammer arrestor, pero lagyan ko pa, kailangan palagyan pa ng axis, kaya diniretso ko na doon sa taas. Doon ko nalalagay yung hammer arrestor, tapos para doon lang sa ceiling magkaroon siya ng axis, axis door. Ayan, yung tamang lagay ng posisyon ng hammer arrestor. Huwag kayong maglagay dito sa may puno niya, kasi pag nilagay niyo diyan, hindi pwede 'yan. Dapat kailangan doon sa dulo lagi. Tapos yung isang hammer arrestor naman dito 'yan eh. Ito yung supply ng class valve, WC to, dalawa. Ito yung isa. Tapos ito rin yung isa. Yung hammer arrestor na 'yan, doon sa taas, ito yung hammer arrestor, pumunta doon sa taas yan. Kasi dito, ito yung main line niya dito, main line niya pumunta dito. Tapos dito, doon sa nagkaroon ng hammer arrestor. Yan, nakatesting na rin yan, nakalik test yan. Mamaya, pag matapos yan, ma-check ng consultant, sasaradewin na nila yan. Ganun din yung sewer line. Yung sewer line naman, yung gamit namin dito, puro aplako. Aplako na fitting, kulay orange. Tapos yung tubo, puro transfer, gray. Ayan, yung drain ng lababo na yan. Ayan o. Yun yung drain niya, pumunta dito. Tapos ito, floor drain to. May galit trap siya, floor drain. Tapos, ito rin yung isa, pumunta rin dito yan. Ito, floor drain din to. Ito, floor drain din yan. Ito, drain niya ng urinal. Ayan o, drain niya ng urinal. Tapos pumunta dito. Tapos nagra-riser siya ng 3 meter. Kailangan 3 meter yung taas ng riser. Ayan o. Pag maligtis kayo ng sewer line, kailangan naka 3 meter yan. 4 inch yung tubo, kasi standard talaga ng plumbing yan. Hindi pwede na 2 inch lang yung riser nyo, kailangan 4 inch. Tapos kailangan may mga takip lahat. Ayan, lahat ng mga drain ng lababo may takip yan. Ayan, may takip yan para hindi siya lumabas yung tubig dyan. Tapos ito, ventilation to eh. Ventilation to, makyat dun. Nakukonekta dun sa kuwan na yun. Sa cast iron. Ito yung ventilation ito. Pumunta to sa urinal. Ventilation ng urinal. Tapos ito, bumaba dito sa isang lababo. Tapos yung isa na yun, pumunta doon. Tapos yung ventilation, paglagay pala na ventilation, halimbawa itong lababo na to, 90 cm mula doon sa flooring, kailangan tumaas kayo ng 20 cm sa finish ng taas ng lababo. Kasi pag pinantay nyo doon, kaya bumaba, hindi accept ng consultant yun, kasi hindi naman standard sa plumbing yun, pag ganun. Kailangan tumaas siya. Kasi yung rason, pag mabara daw yung kuan, mabara yung lababo, doon sa ventilation siya dadaan. Kung bababa sa lababo yung ventilation nyo, ganyan da yan. Ayan o.
Ito yung main na drain nito, 2 inch lang to. 2 inch lang yung drain niya. Mamaya pag ma-approve na konsultan niya na ma-check niya, kukonekta ko na diyan 'yan. Sa ilalim niyo mayroong nakita niyo itim na 'yan, 'yan ng existing na drain, diyan ko kukonekta 'yan. Cast iron kasi 'yan yung kwan eh, yung drain nila dati lahat dito. Kaya kino-convert ko ngayon sa kwan, sa PVC. Ito naman, ito galit trap yung tawag diyan. Iyan ang galit trap. Iyan ang trap niya na hindi siya mangangamoy dito sa floor drain. Yung isang lababo, dumaan dito sa galit trap para araw-araw pag magugas yung tubig yung lababo, palit siya ng palit na tubig. Ayan, para hindi mangangamoy. Ganun din yung isa na to. Ganun din yan. Yung isa na yan, galit trap din yan. Tapos, doon rin na nanggaling yan, pumunta dito yung tubig. Para araw-araw magpalit din na ng tubig para hindi mangangamoy. Kasi pag walang tubig na dumadaan sa galit trap, mangangamoy talaga yun pag matutuyuan. Kasi hindi naman araw-araw naghuhugas yung mga cleaners dito eh. Ganyan yung purpose na yan. Kailangan bago lagi. Ito, puno ng tubig to. Naka-litest na rin to. Riser na yan. Ayan, 3 meter yung taas niyan. Standard sa plumbing yan, 3 meter. 4 inch lagi yung riser. Di pwede kayo, di pwede na mag 2 inch kayo. Ayan, walang leak yan. Tatlong araw na yan naka-leak test. Mamaya, re-release ko na yan. Pag okay na sa consultant, tapos, kuha na yan. Itatabunan na namin to. Tatakpan na namin lahat yan pag matapos ko na-connecta yan. Ayan, yan ang finish niya. Ito naman, ito yung conceal bag. Dito para sa lababo. Pag may problema, papatay mo dito sa conceal bulb na to. Ito, kaya mahaba yan, may extensioner yan. Kasi papasok dun sa loob pag maiksi yung extensioner, kailangan pantay talaga sa wall, finish wall na tiles. Ito, tapos yan naman, yung isa naman yan. Ayan, yung conceal bulb na yon. Ayun o, conceal bulb na yon. Para dito sa urinal lang yan. At saka yung sa hand spray nya. Kailangan kasi, may hand spray kasi yung urinal dito kasi Muslim kasi ito eh. Ito yung hand spray niya. Sukat ng mula doon sa finish flooring niyan, 60 cm mula sa finish flooring. Yung hand spray niya. Tapos yung drain naman ng kuan, ng urinal, 50 cm mula doon sa drain, sa finish flooring. 50 cm. Kano din doon sa lababo, lahat na drain ng lababo na yon, yung laboratory, kuha niyan, 50 cm rin yan mula sa finish flooring lahat yan. Basta lahat na drain ng laboratory 50 cm yan mula dun sa finish flooring. Ayan. Thank you for watching. Please subscribe my channel.